Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jean, your Pinay Nanny Vlogger working here in Hong Kong. Kung bago ka ho sa channel na to at di ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button below on your screen and tap the bell so you always notify every time I upload videos here in my channel. So for this video guys, nothing more to talk about but only the topic you can see in my thumbnail if magkano nga ba ang sahod ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. Curious ka bang malaman kung magkano talaga ang sinasahod or kinikita ng isang domestic helper dito sa Hong Kong? Well, alamin mo sa video na to. So, yun na nga. Ang domestic helper dito sa Hong Kong, meron silang tinatawag na minimum wage. Yung minimum wage na yun, yun yung amount na approved by the Hong Kong government na dapat ipasahod sa domestic helper. Not less than sa minimum wage na ini-implement ng Hong Kong domestic helper. So, kung pipermi ka ng kontrata as domestic helper dito sa Hong Kong, makikita mo ang amount na yan dyan sa blue contract na pipermahan mo, okay? Pero hindi lahat ng katulong dito sa Hong Kong or hindi lahat ng domestic helper na nandito na sa Hong Kong ay yun lang ang amount na nare-receive nila. Kasi merong mga Chinese employer at mga Western employer na above minimum sila kung magpasahod. Okay, i-share ko sa inyo kung magkano talaga ang minimum wage na natatanggap ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. For contract, signed on or after 28 September 2018, the minimum domestic helper salary is 4,520 Hong Kong dollar. On the top of this, domestic helper here in Hong Kong are also entitled to receive the monthly food allowance amounting to 1,075 Hong Kong dollar, or the employer must provide the food for the domestic helper. Okay, ilalagay ko dyan sa screen kung magkano ba talaga ang 4,500 Hong Kong dollar sa peso at ang 1,075 Hong Kong dollar na food allowance ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. So, ayun na nga. Ang sahod dito nakadepende sa palitan ng dollar kung magkano siya sa peso. Let's say $4,520. Ipagpalagay na natin na ngayon, ang palitan ng Hong Kong dollar is 6.75. So, ang 4,520, pag tinimes mo siya sa 6.75 sa peso, mag-i-equivalent siya ng nasa 30,510. Kung ang palitan ay 6.75, kung mas mataas pa sa 6.75, ibig sabihin mas mataas pa dyan ang sasahuri ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. Ang food allowance naman na 1,075 Hong Kong dollar, kung itimes mo siya sa peso ng 6.75, aabot din siya ng 7,256 kung hindi ako nagkakamali, okay? Pero yung food allowance na yan is optional kasi the employer can also provide food for the domestic helper instead of giving the cash food allowance to the helper. Optional ho siya. Kung gusto ng employer yung ibigay sa iyo ang cash, okay lang. Pero karamihan dito, lalo na pag Chinese ang employer mo, karamihan sa kanila hindi sila nagbibigay ng food allowance. Automatic kasabay sa pagkain nila yung domestic helper nila. Yung iba nga tira-tira ang kinakain nila. Okay, pero they are required by the laws ng Hong Kong government na kailangan nilang i-provide ang pagkain ng isang domestic helper dahil mandated ho sila by law ng Hong Kong government na i-provide yung 1,075 Hong Kong dollar food allowance ng isang domestic helper aside from the salary na makukuha nila buwan-buwan, okay? Pero hindi lahat ng domestic helper dito sa Hong Kong ay 4,520 ang sinasahod. Na hindi bababa sa 4,520 pero mas mataas. May mga domestic helper dito na mataas na ang sinasahod nila. More than 6,000. Yung iba 6,500. Mayroong 6,000 Hong Kong dollar. Merong 5,000 Hong Kong dollar kasi depende ho yan sa employer. Basta yung ipasahod nila sa domestic helper ay hindi siya bababa sa 4,520 Hong Kong dollar. Pwede nilang taasan pero hindi nila pwedeng babaan sa 4,520 Hong Kong dollar salary monthly, okay? Karamihan dito na mga Pilipina na malaki ang sahod is yung mga Pilipina na ang amo nila is Western employer. Yung mga Western employer kagaya ng mga British, French, Canadian, American, itong mga white people na ito, mga white employer, Western employer, sila yung minsan malaki ang pasahod.
Yung ibang western, maliit din ang pasahod, kagaya lang din ng minimum wage, pero yung kadalasan, karamihan ng western employer dito sa Hong Kong is malaki talaga sila magpasahod compare sa Chinese employer. Hindi ko naman ho nila lahat. Meron namang mga Chinese employer na malaki din magpasahod. Meron ding 5,000 or above minimum, pero hindi ho lahat ng Chinese is ganon. Karamihan sa Chinese, sinusunod lang talaga nila yung minimum wage ng Hong Kong government na pasahod ba sa domestic helper nila. So, yun nga, hindi lahat ng Chinese minimum wage lang. Mayroon namang mga Chinese na nagbibigay ng incentives or mas mataas sa minimum wage ang sinasahod ng kanilang domestic helper. Pero hindi ho bababa sa 4,520. Dapat kung ikaw ay nakapag-sign ng contract noong September 28, 2018 hanggang ngayon, eh 4,520 pa rin ho ang matatanggap. Kung gusto mo mag-apply ngayon, ang maaabutan mong sahod para sa year na to is still 4,520 na maaabot siya ng mahigit 30,000 kung sa Philippine peso. So that's it for now guys. Thank you so much for your time watching my video, and if you haven't subscribed yet, please click the subscribe button below on your screen and tap the bell to keep you posted every time I upload videos here in my channel. Have a good day and God bless. Bye!